Magandang araw mga banateros at nandito pa rin po tayo sa Tokyo, Japan, Japan. Anyway, pag-usapan lang natin ito namang maikling sinabi lamang po dito na nabasa ko kasi pinost ni Boss Dada. Siner ni Boss Dada yung sinabi niyang nag-go signal na daw po si si Pangulong Marcos na i-privatize ang airport natin. Naku po. Oo, ito delikado to, ha. Oh, ito. Actually, nung may sakit ako nung nakarang araw ko pa to gustong i-review, no, ito talakayin. Mga kababayan, ha, samantala nung eleksyon sila tong sabi ng sabi yung kampo ng Unitibs na yan. Sila yung sabi ng sabi na si Cory daw nag-privatize, si Cory daw nagbenta, 'di ba, kung ano-ano mga binenta ni Cory ngayon. Tingnan niyo po nangyayari, ha. Sa hanay na ni Marcos nangyayari to ngayon. Sila na yung may gustong magbenta. Di ba? O, patay tayo dyan. Pag mga ganyang diskarte na naman, alam na ho natin yan. Anyway, alam nyo, kasi pag pinrivatize na ho itong airport natin, ibig bang sabihin ito ay gaganda ho ito? Ibig bang sabihin ito ay mag-i-improve po ba ang airport natin? Yeah. Ibig sabihin po ba, aayos po ba ito? Hindi. Sa akin ho, ito lang ang simple. Mas magiging masalimuot. At tandaan ninyo, pag may pumasok na private, hindi naman po yan pumasok na basta lang papasok. Siyempre may intensyong hong kumita yan. Diba? So, ibig sabihin po nun, ipapasa na naman ho yan sa mga gagamit ng airport, sa mga consumer. Okay. Isa pa, tama yung punto ni Banat Bingot doon, ha. Kahit minsan na kahit madalas eh gago ito, talagang syempre sa punto na 'yon, alam naman natin 'yon, na hindi mo naman kailangan palaisipan 'yon eh. Simple logic lang, pagka pinrivate mo 'yan, talagang magdadagdag tayo ng gastusin diyan sa lahat ng mga gumagamit ng airport, lalo na mga OFW. 'Di ba? At higit sa lahat 'yan na issue, sino? Eh baka naman sa kaibigan o sa crony ni Bongbong Marcos ipa-privatize yan. Ha? Pag sa kaibigan, syempre may kickback si Bongbong. Ay naku, ano ba naman yan? Syempre hindi natin mawala yung pag-iisip na malamang may kita si Bongbong Marcos dito. Di ba? Next. Ang paliwanag lang dito ay simple lang. Law of supply and demand. Ang lalim, di ba? Ang ibig sabihin lang yan, niya. Merong tayong sa economics ay law of supply and demand. Pero meron din tayo sa law of corruption. If there's a problem, there is money. Ibig sabihin, may solusyon. At pag may solusyon, meron nung kikita. Ito lang eh. Sabi ko nga eh, kung sino mga animal yung nagpa-aberya dyan sa airport nitong January 1, abay, successful yung mama, ha? Kung sino man yung may kagagawan yan, successful yung mama. Bakit? Bakit? Bakit nga ba, Banat Maya? Tuloy mo kwento. Dahil sa nangyari sa January 1 na aberya, ayan, naipustuloy ng ating presidente yung privatization ng airport. So, ibig sabihin nun, may mga... So, parang sinasadya, ano? Parang sinasadya ito. Diba? Parang planado. Papasok na pera, may papasok na proyekto, at may mai-involve na contractor. Pag may na-involve na contractor, doon na pumapasok yung mag-a-approve na government official. Kung sino yung pipiliing contractor, kung sino man yung pipiliing private businessman. Ayun, tatumbok ni Banat Bingot. Isa kami na tinutumbok. Siyempre, kung kaibigan ka ni Marcos, swerte mo, di ba? Ipa-private sa'yo yung naiya. Hindi ka naman na-approve ni Marcos kung hindi mo, di ba? Kung given the fact na parang ito yung tingin din ni Banat Bay, siyempre, corruption nga eh, loob corruption. Sinasabi niya, now, siyempre, conspiracy theory. Kahit ako, mag-iisip na, baka kaibigan ni Bongbong Marcos yan. Pag na-approve yan, siyempre, hindi pwedeng magmamano kay Bongbong Marcos yan, di ba? Oo. Siyempre, para alam mo na, para ma-approve yung negosyante na 'yon, kailangan meron siyang friendship, meron siyang kapit diyan sa loob. 'Yun.
Oh, yun, kita mo ah, natumbok niya. Isa eh, kahit naman si Duterte. Mas, 'di ba si Dennis Uy din naman eh, 'di ba? Oo, oh, oh, ngayon. So, tagumpay ho. Palakpakan natin. Tagumpay na naman yung gumawa ng problema diyan sa NAIA. No, tapos lagi niyo yung tanda niyan, law of corruption. Oh. If there is a problem, definitely there will be a solution and there will be projects, more projects and more kikita na na government official. Saya-saya, di ba? Ano pa kaya ang susunod na problema? Oh, kita nyo ha, kung kayo unitives ha, kung kayo maka Marcos, maka Duterte, kita nyo ito nangyayari. Naglalabanan sila, di ba? Kanina si Parlerista eh. Di ba? Oh, baka kayo, mga DDS kayo, takot yung mga maka ano eh, yung mag-heads on eh. Yung mga maka Marcos, takot mag-heads on sa DDS eh. Oo. Oh. Ito nga si Banat Bingot, ewan ko, tinitira na naman si Marcos. Problema sa Pilipinas. Baka susunod na problema sa Pilipinas, problema sa tubig. Tapos, meron na naman gagawin ng gobyerno na involved naman ng mga negosyante. O siyempre, kung sino yung may kaibigan ng negosyante na yun, kikita na naman yun. Eh siyempre, ang bottom line kasi, sino dahilan kung bakit nakabalik ang mga Marcos, di ba? Sino dahilan? Eh Duterte din naman yun eh. Diba? Eh, sinusuportahan nito si Rodrigo Duterte. Eh, yun din naman ang dahilan. Paano nalibing naging bayani yung tatay ng mga Marcos na yan? Paano sila nakabalik sa posisyon? Paano hindi nakulong si Imelda Marcos? Ha? Paano hindi nagipit si Bongbong Marcos? Eh, paano nakaluklok yan? Sinusuportahan pa ng anak niya. So, itong mga malaking palabas nila neto, mahirap mo minsan paniwalaan kasi may mga ano to eh. Mga traiduran kasi itong mga galawan nito mga ito eh. Napaka gandang negosyo talaga sa Pilipinas. So ano pa kaya susunod na ano na kasi ganyan lang naman kasimple. Kasi kung maayos na sana yung nangyayari, di wala nang involvement ng pera, di ba? Wala nang gagalaw na pera, wala nang iikot na pera. Pero dahil sa may problema, halimbawa, bigyan ko kayo some example of law of corruption. No ka naman po, tsaka alam mo, talitalino mo talaga. Debate nga tayo, Banat Bay. Diba? Ang tagal na kitang inahamon ng debate, hindi mo naman pinapansin eh. Kasi nga, syempre, takot ka. Eh, pwede mo sabihin, no, konti followers mo eh. O, diba? Pero pag totoo nun, takot ka. O, game. Ano problema? Mahal ang sibuyas. Pag mahal ang sibuyas, kailangan magkaroon ng solusyon. Ano? Import. Pag may nag-import, ayun na. May importer nang papasok. So, yung importer, para makakuha ng accreditation o para maka-involve, makapasok siya doon sa departamentong nag-a-approve, abay, kailangan, no, meron siyang kaibigang opisyal. At yung kaibigang opisyal na yon, tiba-tiba na naman. Eh, siyempre, sino ba nag-a-approve niyan? Siyempre, di ba? Presidente. Ba't inalaw na presidente yan? Eh, siya naman yung Agriculture Secretary. 'Di ba? Ibig mo sabihin si Marcos lang talaga ang kumikickback dito, 'di ba? Yan ang tinatawag na natin na law of corruption. Sa Pilipinas, marami 'yan. Kaya papansin niyo mayat maya may problema sa Pilipinas. Mayat maya merong nasisira. Muntakin niyo ha. Kakaibang sira yung January 1 ha. As in nakakahiya ho, international ho, nakakahiya. Tapos ang dahilan nila sa Senado, CCTV ang mali, ang solusyon nila sa Senado, sabi ni Subiri, lagyan ng CCTV para malaman yung problema. Anak naman ng wedding, oh. Dahil circuit breaker lang daw ang nasira. Di ba, ano pa ang solusyon dapat? Kayo, Tatay Digong mo naman na kung tutusin, sila mga Duterte dahil lang kung bakit may Marcos, Tapos gaganyan-ganyan ka, Circuit breaker na nasira, kailangan ng privatization. Umbira, kahit electrician lang, pwede na yun eh. Diba? Bakit mo kailangan na i-privatize sa isang bagay dahil lang sa electric, dahil lang sa problema sa circuit breaker? Abay, nilaglolokohan na ho tayo. Alam nyo, pinaglalaroan nyo na ho ang Pilipino. Pasensya na, pero ano pa kaya ang susunod? Hindi, matagal na nyo na pinaglaruan, panahon pa ni Duterte. Diba, huwag kayong magmalinis. Pero ang punto nyo ngayon, gusto nyo ilagay si Sara. Ito mga problema. Sunod-sunod na yan, nagsimula sa asukal.
medyo sumundot yung bigas. Ngayon, sibuyas. Ano pa? Airport. Ano pa kaya? Siguro, malamang. Eto, siguro, masasabi nating mukhang mangyayari na rin. Privatization ng busway. Hindi, kuryente muna. Huwag mong kalimutan, kuryente. Magkakaproblema ulit ng kuryente, oh. Ano pa? Lahat na lang pinaprivatize nyo. Yung mga SIM, ano to? Mga inutil ba kayong mga nasa gobyerno at hindi nyo kaya? Na ano? Kung hindi nyo kaya, ba anak ng tutsa? Mag-resign kayong mga animal kayo kung hindi nyo kaya. Yun, ang matindi nun, di ba? Kasi ang punto nito, umalis kayo dyan, Bongbong Marcos. Nandiyan naman si Inday Sara. Diba? Ayan ang punto niyan. Hindi yung ang solusyon nyo sa isa simpleng problema na sinasabi nyo, meron lang nasirang circuit breaker, bla bla bla, keso may nasira lang na ganito dahil hindi nyo masilip. Ang solusyon na, privatization. Tinatarantado nyo kami mga Pilipino eh. Hindi porket natarantado ninyo yung bumoto nung nakaraang eleksyon, ha, at nagpanalo ng, ewan ko ba, hindi porque tinarantado nyo na yun, eh kaya nyo na... Hindi niya masabi na tinarantado nyo na yun kasi kadamay dun yung amo niya, si Sara. Hindi niya masabi. Tinarantado nila yung SD card, kamo. Oo. Kasi damay dun yung anak ni Digong eh. Kaming paulit-ulitin, nalukuhin. Marami na akong nagigising kayong mga government official kayo, umayos-ayos naman kayo. Huwag nyo namang gatasan ng gobyerno natin. Nakawalang gana kayo. Sa totoo lang, nakawalang gana kayo. Ano ka nang akala mo, concern? Gusto ninyong... Akala mo, concern si Banat Bay, pero nasa Japan, oh, papasyal-pasyal lang. Swerte, di ba? Sa laki na kinikita eh. Oo, laki na kinikita, di ba? Kaya papasyal-pasyal lang. No, gusto ninyong may makulimbat dyan sa gobyerno natin? Hindi maganda yung ginagawa ninyo? Kasi kaya nyo magpakain sa mga anak ninyo nang galing sa taong bayan? Sige nga ho. Wala ho tayo sinasabi na si Marcos ho ito. Naku, wala ho sinasabi si Marcos eh. Wala namang ibang pwedeng patungkulan ngayon niya kundi si Marcos lang kasi siya nakapwesto. Tinatanong niya, kayo ba politiko, kakain ng mga anak ninyo, taong bayan, eh, samantalang si Digo nga, pinapakain niya sa anak at apo niya yun eh. Sarap nga sila eh. Yung ko si Marcos, di naman magnanakaw yan, mayaman na ho yan, Talano Gold, di ba? Sabi niyo, Talano Gold na, yun lang. Yun lang, may pangiinsulto, no? Imposible hindi niya tinutumbok yun kasi ininsulto niya na eh sa Talano Gold eh. Nanakaw yan si Marcos. Ang problema, since, sabi nga ni Pangulong Duterte, paulit-ulit natin sinasabi yan, sabi ni Pangulong Duterte, eh, mahinang nila lang si Marcos, kaya tuloy napapalusutan siya ng mga tiwaling opisyal natin. Alam mo, hindi talaga pwede. Hindi ho pwede na magkaroon tayo ng leader na mahina. So, sobrang lakas nga magmura ni Duterte. Ano nangyari sa Pilipinas? Sobrang lakas nga niya, pati nga Diyos, minura niya eh. Wala nga siyang bilib kay Jesus Christ, kaya kita mo nangyari ng kaletsi-letsi itong bansa natin eh. At dahil sa mga nagpapaloko pa rin ng mga, di ba? Mga mangmang na mga tao, yung mga hangal yan, nagkakaganito tayo. Dahil nagpapauto sila sa mga ganitong klaseng mga grupo, di ba? O mga tao. Bakit to? Tarantado ho kasi karamihan sa mga government official. Hindi ho tayo nagbibiro. Marami ho na government official na talagang kartel. Pag si Digong, hindi tarantado. Kartel na. Sindikato na sa mga departamento. Naku, alam niya. Sino pa yung mga matitino? Sila pa yung natatanggal. Ganun kawalang niya sa gobyerno. Ha? Tapos... ba't si Lenny? Hindi naman membro ng cartel si Lenny, hindi naman drag queen. Wala namang ninakaw. Awardee pa nga ng COA. 'Di ba? Bakit ganoon? Pina-i-hire tapos tatanggalin. Matino 'yun. 'Di ba? Kasi hindi nagtutugma sinasabi nito eh. Yung mga lahat ng mga yumaadya mo si Harry Roque, sarap ng buhay ngayon, natalo man sa eleksyon. Papasyal-pasyal lang si Harry Roque. 'Di ba? 'Di ba?
Kaya tingnan mo yun. Pagkatapos nila ngayon ng ano ni Duterte, sarap buhay ng mga ano eh, ng mga krone ni Duterte. Pero si Lenny, ano nangyari yun? Di ba? Nilala ay tampula ng paninira. Oh. Ito, ang problema, kasi nung panahon naman ni Pangulong Duterte, meron din naman ganyan. Oh. Kaya lang, sino? Pag nadinig ni Pangulong Duterte, sabi nga, whip of corruption, madinig lang. Oh, eh, may nakulong ba? Sino nakulong sa mga yon? Di ba? Wala namang nakulong eh. Si Wigire, wala naman, di naman nakulong. Wala, wala nakulong sa panahon ni Dutae. Wala. Oh, corruption? Sino ang napakulong niya? In fact, noong panahon ni Dutae, lumaya lahat na may kasong plunder. Si Bong Revilla, ang swelto, si Jinggoy. Saan sila ngayon? Nasa Senado. Si Gloria, nakalakad na. Dating niya nag-wheelchair. Di ba? Mga plunder. Oh, si Juan Ponce Enrile, biglang nagkaroon ng show sa TV. Di ba? Samantala noong panahon ni Noynoy, mga kinukonsidera yung mga edad niyan. Tingnan mo, nakatulan ng conviction si Imelda Marcos, 89 na daw, hindi na daw hulihin. Di ba? Anong kagaguhan yun, Banat Bay? Alam mo sabihin ng whip? Oh. Whip flash, whip flash. Alam mo yun, marinig ka lang, bulong-bulungan lang, tanggal ka. Oh. Bakit to? Kasi mahirap ng patunayan. It will take time. Meron mo namang nagnanakaw ng may resibo. Wala, di ba? So, sa kanya, marinig lang, maichismis lang, you're out. Oh? Kailangan natin ng ganyang klaseng presidente. Umarinig lang na may nag-corrupt si Lenny, you're out? Ganon? Eh si ano, ilang beses na mula sa PhilHealth, di ba? Sino ba yung ilang beses mo narinig dyan na yung PhilHealth, eh wala naman nakulong dyan? The DOH, si Duque, hindi naman na you're out yun. Ilang beses na gustong paalisin ng mga senador si Duque, ni Lacson, dahil nga si Duque sangkot dun sa mga bumibili ng mga aparato at ng mga mamahaling mga face mask, mga PPE. You're out. Hindi nga niya in-out yun hanggang sa nagtapos yung ano niya. Oh. Hindi pwede yung presidente na kukuya-kuya-kuya lang, nanonood lang na Netflix, tapos sasabihin niya, pag minabalitaan siya, let the ombudsman handle that. Let the police handle that. Let the... Puro ganun eh, no? Let the. Di ba? Hindi pa pwede yung ganun. Kailangan ang ating leader, siya mismo pag minarinig, praning dapat. Sandali. Merong tarantado dito, ah. Merong gumagago, merong nagnanakaw. Kailangan sibakin ako ito. Oo, talaga. Hindi nga niya sinibak si Duque ulit eh. Number one lang na ano eh. Nalimbawa ko si Duque lang, si Duque. Di ba? Wala ho eh. Pambihirang buhay ere. Hindi maganda. Sana ho eh, magising-gising na ho tayo ha. Kasi nakakawalang gana yung gayaan. Marami sa... Magising-gising saan? Sa katarantaduhan mo? Noong panahon nila, mga kababayan, tatay niya. Mga panahon nila, sila yung ano, sila yung malinis, di ba? Ngayon, kung ikaw ordinaryong tao ka, di ba? Kung ikaw ordinaryong tao ka, hindi ka ba nag-iisip sa pagboto mo? Tingnan mo yung resulta nitong binoto mo. Yan lang yung resulta ng boto mo. Sa mali mong pagboto, ang nagdudusa ngayon yung bayan natin. Naniniwala ka na si Lenny may kasalanan? Si Lenny kontrabida dito sa kwento na to? Naniniwala kayo na si Lenny pa yung naninira dito? Si Lenny yung walang kwenta? Mga kababayan, talagang tama naman siya sa bandang huli na sinabi niya. Dapat talaga kayong magising. Kasi while we allow these politicians doing their evil deeds, wala talaga. In fact, naniniwala tayo na dinaya nila si Lenny Robredo dito. Ginago nila si Lenny Robredo dito para hindi makahawak si Lenny ng posisyon dahil mananagot silang lahat. Ganon talaga yon mga kababayan ko. Kaya hanggat ganyan yan, nagpumapayag kayo, ay lalo na kayong mga nagpapakalulong sa kasinungalingan, malulugmok na malulugmok tong bayan natin na to.
at magigising kayong huli na ang lahat. Diba? Either war. In this kind of ano, after this review, eh, papasalamat naman ako, diba? Dito sa particular review na to na nakinig ka. At baka may mapagnilayang ka. Diba? At sinishare mo rin yung video natin, dito, lalo na itong video sa YouTube. At pagsasubscribe na rin sa YouTube channel, syempre. Para naman na marami ka pang, marami pa tayong matalakay at baka sakaling doon ka magising sa bandang uli. Diba? Gaya ng sabi nito, mabuti din na hindi nanalo si Lenny para nakita natin na walang kakayahan si BBM na mamuno sa ating bansa. In fact, sinabi ko po na kaya siguro inadya din niya ng Panginoon ng Diyos. Kasi ayaw niyang mahirapan si Lenny. No? Ayaw niyang, kasi guguluhin nila si Lenny. Oo, guguluhin nila si Lenny Robredo. Yan po yung ano, yan po yung mangyayari. Kaya hindi inadya na si Lenny yung manalo. Kasi guguluhin nila eh. Tapos yung mga tao, gagamitin yan. Linlang na linlang yung mga tao eh. So yung mga tao, sila yung gagamitin laban kay Lenny Robredo. Kaya tama lang din siguro na, di ba? Baka may right timing ang Diyos. Oo, kawawa tong bayan natin. Kawawa. Oo. Sabi ni ano, ni Rosana dito pala yung mob, naku, huwag ko na sana makita sa daan. Baka pairan ko yan ng icing ng keke. Oh, sabi ni Eduardo Pang, ang daming pipit bingi noong panahon ni DDS. Totoo yan. Alam nyo, ako po ah, naniniwala ako na damay tayo sa, ito, ano to eh. Sabi nga ng, ano, sabi nga ng Diyos, di ba? Anak, let me handle the vengeance. Huwag kang, di ba, sabi ng Diyos, di ba? Huwag kang maghihiganti, ipaubaya mo sa Diyos, ang, sa iyong Diyos ang paghihiganti. Alam nyo, nung binaboy natin, binaboy ng bayan na to si Noynoy Aquino, hindi siya kumibo. Hindi na siya, hindi na lang siya ano, di ba, hindi siya nagpakitang inano niya, na ano siya sa mga Pilipino. Dinamdam niya yon, masakit sa loob niya, sa isip niya, kung anong ginawa sa kanya ng mga paninira at pambababoy na pambabaliktad. Tahimik siya na mayapa. Nagpahatid siya sa huling antungan. Diba? Pero hindi natutulog ang Diyos. Diba? Hindi po natutulog ang Diyos, mga mahal kong kababayan. Oh, kita nyo ngayon, walang ginawa si Noynoy. Pero tingnan nyo itong naging resulta ngayon. Oo, damay, buong bansa. Nagdurusa tayo ngayon. Dahil lang sa mga maling kapretsyo ng mga tao. Lalo na, tingnan mo yung ABS-CBN noon. Grabe po kung upaka nila si Noynoy Aquino. Diba? Hindi ko po minamasama ang mga taga-ABS-CBN na kung ano pa man. Pero if you can realize na most of your employees there, artists and internal employees, both internal and external employees were supporters of Rodrigo Duterte. Sila, karamihan sa ABS-CBN employees were in Duterte enablers. Ayan, si Juan, tingnan mo. May trabaho dyan nun si Binoy, judge. Si, ano, si Aiza Siguera. Can you just imagine, guys? Sina, ano, Ted Pailon, si Anthony Taberna, si pangalan nito, si Noli De Castro. Sobra nilang binaboy si Noynoy. Si Noli De Castro, syempre nag-gigante siya kasi inimbestigahan siya ng gobyerno ni Noynoy yung scam nila ni Delphine. Eh. Diba? Yung sa pag-ibig ano, fund scam. Oh. Ngayon look at our country. Sobrang meron tayong matinong presidente. Binaboy ng bayan na to, mga ungrateful na mga tao. Look what happened now. Diba? At hindi lang ito, actually, sa totoo lang, mabait pa ang Diyos pa rin eh. Kasi hindi lang ito yung mararanasan eh.
mas marami pang kahirapan. Matindi ang ganti ng Diyos, kaya hindi siya nagigante, ang Diyos ang nagigante para sa kanya. Oh, pero makatarungan pa rin ng Diyos kasi he knows na marami pa rin mga may busilak na puso mga Pilipino at mamumulat, magigising sa katotohanan. Oh, nagmeron pa rin siyang faith kung meron mga taong may faith sa Diyos. Ang Diyos nagkakaroon pa rin ng faith sa tao. Kailangan yung paglampasan yan, kailangan yung magising. Kasi once na nagbukas na yung kaharian, eh, wala na kayong second emotion. Diba? So, itong mga to is, ano to eh? Trap ito ng kalaban eh. Diba? We fall into the enemy's trap. Kaya tayo nag-divide. Kaya tayo nag-aaway-aaway. Pero wala na tayong magagawa sa parting ito eh. Diba? Wala na tayong magagawa kasi nandito na. So therefore, siguro, our purpose here, me particularly, my purpose is to go live, tell the people what I think, and God will do the rest. Kasi sabi ko, ay Diyos ko, hindi naman ako politician eh. And I don't like politics actually. Pero nandito ako, di ba? And I don't know my purpose. Hindi ko alam kung bakit ako nagsasalita. So, yun. Hanggat nagsasalita ako, probably, di mighty being is ano, allowing me to do so. But I think, no, darating din sa punto ng buhay na titigil din talaga ako. Di ba? Kasi iba naman yung, ano eh, iba naman yung, ano ko, obo. Pero mahirap magsalita ng tapos kasi minsan kung ano yung ayaw na ayaw mo, doon ka din nadala eh. Sa totoo lang, if you can realize to yourself, minsan kung ano yung ayaw na ayaw mo, doon ka napupunta, guys. Oh, minsan ha, bihira yung gustong-gusto mo na mapunta sa'yo. Diba, parang Kevin? Ayan si to parang Agosto. Oh, yun mo, diba? Si paring Jay nandyan. No. Oh. Minsan, gustong-gusto mo ng Miss Universe na girlfriend, hindi mo talaga makuha yun. Minsan, gustong-gusto mo magkaroon ng Katriona Gray na girlfriend eh, kaysa Milby napunta. Diba? Gustong-gusto mo talaga yung girlfriend na to. Gustong-gusto mo siya sa campus. Tapos, doon sa teacher nyo napunta yung napakagandang babae, nakaka-bad trip, di ba? Malalaman ngayon ni parang Kevin De Leon na yung campus crush na gustong-gusto niyang ligawan, na nililigawan niya, lahat ginagawa niya. Huh, pagka-graduate, nagpakasal doon sa profesor. Shota pala ng profesor habang nag-aaral, bad trip si parang Kevin De Leon ngayon. Tapos si parang Kevin De Leon ngayon, mapupunta doon sa kaklase niyang masungit. Yung lagi niyang kagalit. Oo. Di ba? Nasabi ni parang, bakit ganito? Ganon yun eh. Di ba? Oo. Kaya sabi nga, namo si Manolito, salamat sa iyo. Ama, patuloy yung paglaban sa... Ito mga si parang Manolito, marirealize mo, di ba? May crush nung araw si parang Manolito. Di ba? May crush yan. Crush na crush niya yung chicks. Gandang-ganda siya doon. Napakagandang babae. Ma, talagang nililigawan niya. Dinidigahan niya. Magulat-gulat si paring Manolito. Inalaga-alagaan niya yung chicks. Binibigyan niya ng cloud 9 nung nag-aaral. Binibigyan niya ng mga pom-poms. Tuwing pumapasok sila sa school, nagmerienda ka na ba? Binibigyan niya ng sweet corn na chicherya. Diba? Tapos pagka-graduate ngayon, nagulat siya. Pagka-graduate, nagpakasal. Doon sa kanilang profesor. Bad trip ngayon si paring Manolito. Ayup na yan. Kaya pala, ganun na lang kasi pag mag-aral. Oo. Yung pala. Tapos hindi natin nahalata ngayon. Napunta na naman tayo sa mga chicks. Palibasa ka ito sa paring Manolito eh. Chick boy kasi ito eh.
Ayan, ano? Ay, nako, grabe kayo. So, sino na ang susunod nating i-review? Tapos na si Banat Bay, ha?